Tropical storms na lang ang nararanasang pag-ulan dito sa Metro Manila, kagaya ng nangyari kaninang hapon. Pero ang western portion o kanlurang Luzon, apektado pa rin ang habagat kaya't maulan pa rin. Na lalo lamang nagpapahirap sa sitwasyon sa 7 bayan ng Pangasinan na lubog pa rin sa baha. Isinailalim na rin sa state of calamity ang mga bayan ng Bani at Calasiao. Sa Santa Ilocos Sur naman, problema ng mga mangingisda ang nasirang floating dry dock. Nabulabog daw kasi nito ang bahay ng mga isda. Live mula sa Calasiao sa Pangasinan, my report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, alam mo ba buong araw ay wala tayong naranasan na pag-ulan dito sa Pangasinan. Sa totoo lang kanina, parang summer nga yung init na naramdaman natin. Pero sa kabila niyan, kung makikita nyo dito, nandito tayo sa boundary ng Calasiao at Dagupan, may ilang barangay pa rin na nanatili sa baha, ang baha. Ano? At kahit na 7 bayan, yung patuloy na minomonitor ng Disaster Coordinating Office, no, ay may pagbaha pa rin daw sa mga bayan na yan. At dalawa naman ang sinalalim sa State of Calamity. Yan nga yung Bani at itong Calasiao. Malakas man o mahina ang pag-ulan, tsak na babahain ang ilang lugar sa Pangasinan. Bukod kasi sa mababa ang lokasyon, sinasabayan pa ito minsan ng high tide. Sa bayan ng Calasiao, 17 sa 24 na barangay ang lubog pa rin sa baha sa kabilayan ng pagbutina ng panahon. Sa taas ng baha, kailangan parang akyat bahay ang style ng mga residente dito, so naglalagay sila ng mga ganitong hagdan para mataas kasi dun sa pintuan nalaga. Kaya ganito yung paraan nila ng pagpasok sa bahay. Hello po! Hi! Tinastas po namin. Para? Kaya hindi pumana ng baha. Kailan huling nagbaha dito? Isang taon na o ano? Dito lang, 2 linggo na po. Dalawang linggo na? Bakit? Ulan ang ulan? Opo. Oo. Oo. Hindi lang ang mga matatanda ang tila sanay na sa ganitong sitwasyon. Dahil maging bata, enjoy lang sa paglangoy gamit ang kani-kanilang salbabida. Bumabaha rin sa bayan ng Santa Barbara. Ayon sa mga residente, 2 linggo na nilang tinitiis ang abot bewang na baha. Ayaw naman daw nilang lumikas dahil inaalala nila ang kanilang mga may iwang gamit. Anong hindi niya maiwan? Yung mga gamit namin, yung mga sa loob ng ano. Sa kabuuan, nasa 400 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa lugar. Sa kaparehong bayan, nagtulong-tulong ang mga residente at otoridad sa paglalagay ng sandbag sa gilid ng dike. Mahigit 200 bahay kasi ang posibleng maapektuhan kapag nawasak ang dike. Years na ito, wala pa namang dating crack ito. Mula nung ginawa yung tulay, dumating yung tubig kahit mababaw. Tingnan nyo naman yung galaw ng tubig, umiikot. Binabantayan din ngayon ang natitibag na lupa sa gilid ng Agno River. Ininspeksyon na ito ng MDRRMO at gagawa na raw sila ng paraan para mapigilan ang matinding problema. Samantala, nauna nang sinailalim sa State of Calamity ang bayan ng Bani kasunod ng pagbaha at ilang insidente ng pagguho ng lupa. Hindi rin nakaligtas sa baha ang mga palayan sa Bingayen. Kaya naman problemado na ang mga magsasaka sa kanilang kabuhayan. Sa Bangus Capital naman at Dagupan City, humupa na ang baha sa ilang barangay. Buntik na umapaw ang ilang palaisdaan dito. Kaya may ilang hinango na ang mga bangus kahit maliliit pa para di masayang. Nagbahal naman ang presyo ng mga jumbo na bangus. Sa Santa Catalina, Ilocos Sur, inaalala ng mga mangingisda ang nasirang floating dry dock. Halos 2 linggo na raw itong nakasadsad sa barangay Tamurong. Kaya raw nabulabog ang tirahan ng mga isda. Ayon sa lokal na pamahalaan, posibleng sampahan ng kaso ang may-ari nito sakaling magkaroon ng damage sa dagat. Perwisyo rin ang dulot ng pag-ulan at pagbaha sa ilan pang lalawigan. Sa Angeles City, Pampanga, 25 bahay ang nawasak matapos rumagasa ang tubig mula sa ilog sa barangay Abakan. Dahil sa tubig, natibag ang lupang kinatitirikan ng mga bahay. Kanya-kanyang likas ang mga residente. Marami raw sa kanila ang nakitira muna sa kanilang mga kaanak. Ang ilan naman nagsimulang itayo muli ang kanilang mga bahay matapos humupa ang baha. Sa Hermosa, Bataan, Sangkaterbang Putik ang iniwan ng matinding pagbaha sa ilang barangay. Ayon sa mga residente, 4 na araw na silang binayo ng malakas na ulan. Linggo ng gabi nang humupa ang baha. Puspusa na ang paglilinis ng mga residente. Patuloy na minomonitor ng NDRRMC ang mga probinsya sa Hilagang Luzon na apektado ng masamang panahon. Mula kahapon ng umaga, nakapagtala na tayo ng 17 na namatay dahil dito sa patuloy na pag-uulan. Meron 11 na naitala na injured
at 6 ang naitala natin na kasalukuyan pa rin nawawala. Ito ay mula sa mga areas ng National Capital Region, Region 1, Region 3, Region 4A, 4B, region, meron isa tayo na itala sa Region 7, meron din tayo dito sa Cordillera Region. Yung hanging habagat natin na nagpabaha sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, ito ay nasa may halos nasa may Southern China na. Yung ridges ng high pressure area na kasalukuyang ngayong nakakaapekto dito sa may Northern Luzon at Central Luzon, kaya mapapansin natin na halos humina yung mga pag-ulan, lalong-lalo na sa mga susunod na araw. Jessica, yung nakikita nyo ay live nakuha dito nga sa De Venecia Avenue, no? Hanggang ngayon ay gutter deep pa rin yung baha dyan, pero ang sabi sa atin ay nakasabay daw kasi yan sa high tide, kaya medyo matagal lang paghupa niyan. Kaninang umaga, nakita natin na talagang nagsuslow down yung mga sasakyan dyan, kaya nagkukos ng traffic dahil lang ngayon wala naman masyadong mga biyahero, kaya wala tayong nakikitang anumang build up ng traffic dyan. At sa tala naman ng provincial government, Jessica, dalawa yung namatay at dalawa pa yung missing kaugnay nga nitong mga pagbaha dito sa Pangasinan. Jessica. Ruth, parang lagi na lang nababaha yung bahaging yan ng Pangasinan, no? In the past years, parang konting ulan lang baha na agad yung Kalasyaw. Ang tanong ko, nag-dredging ba ang mga authorities dyan? Sana man lang nung matapos yung rainy season last year all the way to this summer, nagsagawa man lang ba sila kaya ng dredging? Jessica, ang sinasabi naman nila, may ilang flood control projects in place kasama na yung dredging, tas yung pagpapadipay nga dyan sa mga dike. Actually, ang sinasabi ng DPWH, aabot daw sa 800 billion pesos ngayong taon yung mga flood control projects para dito sa Pangasinan. Ang sinasabi kasi nila, medyo malaki talaga yung volume ng ulan na naranasan nila dahil almost 2 weeks daw na tuloy-tuloy yung pag-ulan dito, kaya talagang mataas yung level ng pagbaha na na-encounter nila dito, Jessica. Obviously, hindi effective yung flood control project dahil kung hindi, abay, sabi mo nga, today wala na halos pag-ulan dyan. Last week, alam ko rin, humupa na yung pag-ulan dyan sa bahaging yan ng Luzon. Pero tignan mo naman, bahang-baha pa rin yung mga kababayan natin dyan. Tama, Jessica. Factor din daw kasi na talagang napapalibutan ng tatlong malalaking ilog. Ito, lalo na itong area ng Dagupan, itong Kalasyaw at saka Santa Barbara. Kaya talagang dito rin bumabagsak yung tubig. Tapos nga yung nasasabay yung high tide dahil going out into open sea. Kaya mabagal rin daw yung paghupa naman. Ang sinasabi nga nila, itong lagay ng level ng baha ngayon ay baka daw abutin pa na halos isang linggo bago daw tuluyang mawala itong tubig, Jessica. Kaya lang, yun nga. Ang hirap naman na tanggapin na lang ng mga kababayan natin na bahagi na ng buhay ang baha. Kasi kaya nga may flood control, di ba? Para sana maprotektahan sila sa ganyang mga pagbaha. Siguro, Jessica, kailangan din talaga ng masusing planning. Pero in fairness naman, may nakita din kasi tayo ng mga talagang ongoing na construction work. So mukha namang nasisimulan na yung mga proyekto na yan na sinasabi nga ng DPWH ay nakatakdang ipatupad ngayong taon. Okay. In the meantime, ano ang kailangan ng mga kababayan natin dyan sa mga bahang bayan ng Pangasinan, Ruth? Initially, yung local government daw nakapagbigay na ng relief goods at marami na rin naman yung nag-COE-an na mula sa mga evacuation centers. Ang napansin na lang talaga natin ay maraming mga, kasi nakapag-cover na tayo dito dati, Jessica, napansin natin marami talaga na nananatili na lang dun sa mga bahay nila. Di bali na lang na kahit na nandyan lang talaga sila, halos isolated sila dun sa second floor ng kanilang mga bahay. Pero nasanay na rin daw silang iniisip nila, ayaw nilang mawala yung kanilang mga gamit. O kaya yung iba naman talagang inaasahan naman daw nila na magbibigay na lang din ang relief goods kasi talagang abala pa rin daw yung ilang beses na palipat-lipat naman nila ng transportation kasi minsan may areas na kaya naman ng trike o kaya kailangan naman yung iba, kailangan mataas yung baha, kailangan nakabangka ka, kaya yung iba would rather stay at home na lang kesa daw mahassle pa sila sa paglabas pa ng bahay, Jessica. Basta kailangan lang mag-ingat kasi alam naman natin na yung baha may dulot na sakit yan, no? Dengue, yung leptospirosis, dala ng ihi ng daga na mataas ang incidence previous years dahil sa mga pagbaha. Ingat kayo dyan sa Pangasinan. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.